Matinding init ang isa sa mga iniimbestigahan na naging posibleng saninang sunog na yan sa embaka ng armas ng Philippine Army. Pero sa unang tingin pa lang po ng mga taga-Bureau of Fire Protection, sinabi na nilang hindi angkop yung gusali para pag-imbaka ng mga malalakas na armas at pampasabog. Mula pa rin sa Taguig, nakatutok live si Micaela Papa. Mike, unang tingin pa lang daw ng BFP Taguig ay may nakita na agad silang mali sa pagkakaimbak ng mga explosive at bala sa tanggapan ng EOD Battalion dito sa Army Support Command sa Fort Bonifacio sa Taguig. Sa paunang impormasyon na nakalap ng BFP, trinitrotoluene o TNT daw ang sumabog kaninang umaga habang nasusunog ang gusali ng Explosive Ordnance Battalion ng Army Support Command. Ang lawak ng pagsabog nito umabot ng hanggang 250 meters. Bukod kasi sa mga bala at mortar shell na nakaimbak sa gusali, may mga explosive daw na nakatago rito. Ang ipinagtataka ng Taguig BFP, bakit daw sa isang simpleng gusali lang nakaimbak ang ganitong mga bala at explosive? Hindi malinaw kung anong uri ng insulation meron ang yerong bubungan nito. Pero sabi ng BFP, dapat daw sa isang military construction na talagang taguan ng mga baril, bala, explosive at military equipment na kaimbak ang mga ganitong kagamitan, lalo na ang mga pampasabok. Pag sa amin po, sa totoo lang, dapat nakalagay yan sa underground na bunker talaga, bunker type na army storage, yung armory. Iniimbestigahan na ng BFP at Philippine Army kung bakit nasunog ang EOD office. Isa sa nakikitang dahilan ng sunog ang sobrang init ng araw. Pero aalamin daw sa imbestigasyon kung may ibang dahilan. So today's temperature could be contributory to that? We can say that because of the hot weather. Pero we cannot totally, of course, say na yun yung pinaka-cause. Ang gusaling ito ay nagsisilbing opisina at barracks ng mga Army soldier. Mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng compound ng Army Support Command. Doble ingat pa rin dahil pinaniniwala ang may mga anti-tank landmines sa loob. Sakali raw kasing sumabog ito, mas malaki ng 2 hanggang 3 beses pa ang lawak ng maapektuhan. Kaya naman patuloy ang flooding o pagbomba ng tubig sa gusali. Mike, kaninang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon ay nakakarinig pa tayo ng mga mahinang pagsabog na posibleng galing dun sa mga bala na nandun pa sa gusali. Kung kaya naman hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nagde-declare ng fire out ang BFP Taguig. At ayon nga dun sa pinakahuling panayam kay Chief Inspector Junito Maslang, posibleng abutin pa hanggang bukas yung kanilang flooding operations bago nila maideklarang ligtas na ang lugar at makapagsimula na yung formal investigation. Mike? Maraming salamat, Micaela Papa.